nagsimula ako mag-ibon, 10 years old yata ako noon, dahil nakahuli si Papa ng dalawang kalapate. Tumagal din sa amin yon, kaso nakawala. Tapos bumalik sa bahay, may mga kasama na, kaso hindi na namin siya nahuli. Kasi nasa bubong lang, ayaw pumasok. Simula noon, doon ako nagka-interest magkalapate. Kasi bumabalik pala talaga siya. Tapos nung nag-asawa ako at nagka-anak ako, bumalik na ako sa pagkakalapate. Sinubukan kong mag-race. Dati una alaalaga lang. Pero yung nalaman kong pwede palang i-race yung kalapate, doon ako sumubok mag-alaga. Naalala ko noon, yung uso pa yung mga ano noon, yung mga carrier, tapos yung mga pang-show lang na kalapate. Eh yung binibili ko kasi nagagandaan ako. Pero ano, pag pinapalipad ko, hindi na bumabalik. Parang ano lang sila, pang show, hindi sila pang ronda. Pag pinaronda mo, mawala na, hindi na babalik eh. So nasayang lang yung pera ko doon. Tapos nung yun nga, nakapanood ako sa YouTube ng race ng mga kalapate. Doon ako nagsimula bumili ng pangkarera. Simula pa ako nun sa mga presyo ng mga 150, 200, hanggang 500. Tapos dati yung loft ko, kahoy lang, ginagawa ko lang yon. Minsan nga naranasan ko, naubos yung ibon ko dahil pinasok ng pusa, daga, ganyan. Pero hindi pa rin ako tumigil kasi hobby natin yung pagkakalapati eh. Tapos yung mga binibili kong kalapati ng mga ganong presyo, papansin ko, parang hanggang training lang, nawawala na. O siguro, hindi pa ako marunong mag-condition noon, kaya ganoon. 2015 ako nag-alaga pero natitigil naman lagi siya. Nauudlot, kumbaga, hindi ko natatapos palagi yung race namin kasi medyo busy nga ako sa trabaho. Kailan lang ako ulit tumutok noong 2019 na yon, hanggang ngayong 2022. Bali, 3 years kaming tutok sa pag-iibon na lagi kaming sumasali ng race. Nung pagbalik ko ng 2019, ayan, binigay ko na sa kaibigan ko yung mga kalapati ko. Kumbaga, nag-tandem na lang kami kasi hindi ko rin naman matutukan masyado yung pag-iibon. Simula noon, nung tandem na kami, inalis niya na yung mga ibon niya. Ang iniwan niya yung mga ibon ko kasi siya naman nakakaalam nun lahat ng pinagbilang ko. Siya nagtuturo sa akin kung bibiling ko o hindi. Kaya alam niya yung mga line ng ibon. Tsaka yung binibili naman namin yung mga may tinapos at nilipad na ibon. Yung mga nagcha-champion din. Tapos simula nun, yung loft niya, nasa baba pa lang nun dati. Binenta namin, maliit pa lang yon. Tapos nag-upgrade na kami, nilagay namin sa bubong yung loft. Kasi nung nasa baba pa yung loft, ang hirap magpababa pag galing race. Naikot pa ng ilang beses. Tapos lamang pa yung overfly. Kaya may ipapayo ko lang sa mga newbie, para makasabay kayo sa mga veterano, bumili kayo na may mga linyadang ibon at may nilipad. Tsaka batakin nyo sa tos, isa sa mga sikreto ng mga panser yan. Keep that.